So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So syempre nandito ulit tayo ngayon sa Carps Bike Bukawi para sa ina naman, sa isa na naman bike check video. So ayan, magpa-bike check tayo ng Twitter na road bike. At na-champuan natin guys, oh, merong bumili nung road bike ngayon. Ayan, ayan oh, kita nyo naman oh. So bago pa tayo nakapag-bike check, meron na kagad na sold na isang Twitter. At base sa may-ari ni Sir Carpio, magbibigay daw sila ng discount sa mga bumibili na kanilang bike dito sa kanilang shop. So ano pa hinihintay nyo guys? Avail na kayo ng bike nila dito para makapag-avail kayo ng discount. Pero sa ngayon, magbabike check tayo ng Twitter Sniper Pro 2.0 na RS22. Ayan. So guys, samahan nyo ako. Tara, napakaganda ng bike na to guys. Guys, ang ating Twitter Sniper Pro RS22. So sisimulan natin syempre ang bike check sa kanyang frame. So kung makikita nyo guys, ang frame natin ay glossy black na may mga lining or decals na red at silver or gray yata to, kung hindi ako nagkakamali. At ang frame natin guys ay gawa sa carbon, pati yung fork natin ay gawa sa carbon. Ang size ng frame natin ay size 50 medium. At base sa chart ng Twitter, ito daw ay pwede sa 5'8, 5'9, 5'10 na mga tao yung height. So medyo may katangkaran din pala ang mga gagamit nito. So anyway, punta tayo sa kanyang top tube. So kung mapapansin natin, ang top tube ay naka-internal. Ayan, nandito. Tapos internal ang kanyang nakakalimutan ko na. Internal ang bearing niya guys. Ayan. At tapered. Kung hindi ako nagkakamali, tapered ang head tube ng ating bike ngayon. At sa harap may makikita tayong logo ng Twitter. Ayan. Tweet daw. Ayan. At may lining na red. Kung makikita ninyo guys oh. Ayan. May lining na red. At may nakasulat na EPS Technology Carbon Nano, na ang carbon nito ay gawa sa T900. Ayan, kung hindi ako nagkakamali guys. At ito ay naka-ceramic coating. Oh, napakaganda ng frame na to guys. At dito nakasulat ang warning. So basahin muna to bago mag bike. So malapad ang kanyang dito top tube. Ang lapad dito. Then pagdating dito, siguro naging 2 inch na lang. Ayan. At may nakasulat guys, medyo hindi ko mabasa, create unlimited. Ayun. So create unlimited. Gumawa ka daw ng marami. Ayan, gumawa daw ng marami. At dito sa kanyang down tube, kung makikita ninyo guys oh. Ayan. Meron ditong medyo parang nakakorte sa gulong niya. So ang A-frame natin pala ngayon ay aero frame. At may nakasulat dito na ESPS Carbon Nano Technology. Hindi ko alam kung anong SPS nito sa bike. So pa-comment na lang ako guys kung ano yung alam niyo SPS. At meron tayo dito ng dalawang lalagyanan ng battle cage holder. So dito lalagyanan ng beer, sa kabila lalagyanan ng pulutan. Yan, para masarap ang inom, syempre dapat may pulutan. At ito, yung down tube niya guys. May nakalagay na Twitter. Pag kinapa mo to guys, parang decals. Ayan o. So, medyo nakakapa ko to. Ayan. Ganda ng sticker na to.
Sticker ba to? Pintura. Ayan. Pintura to, guys. Pintura. At ang korte niya, guys, triangle. At dito sa kanyang chainstay, may makikita tayong Sniper Pro. Ayan. Tapos dito sa seatstay, red lining lang. Red lining na may nakasulat na, ano yung nakasulat? Carbon Super Light or CSC. Ayan. So, punta tayo sa kanyang fork. Yung fork niya, mas marami yung red. Kung daw ako nagkakamali, ayan, then Twitter. Pag kinapa mo to, parang decals na rin eh. Ayan o, parang decals. Tapos, tapered carbon fork. Ayan, so, sigurado at sigurado na tayo. Hindi na tayo magkakamali na ang fork natin ay tapered at ang frame natin ay tapered dahil may nakasulat na siya. Ayan. At ang fork natin ay QR. Naka-quick release na siya. Ayan. So, punta tayo sa kanya wheel set. So, ang wheel set niya, ang hubs niya ay gawa ng retrospect na bilangin natin yung holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 holes ang kanyang hubs na gawa sa alloy. At ang kanyang spokes, kung hindi ako nagkakamali, guys, ibabase na lang natin sa presyo ng bike na to, ay stainless na to. Yan. At ang kanyang rims ay aero double wall alloy. Kung hindi ako nagkakamali, nagawa ng retrospect. Ayan, made by retrospect. Kung nakikita nyo guys sa camera. Ayan. At ang gulong niya ay gawa ni Innova Pro Smoothie 700 by 25C. So gulong ito ng kotse na Innova. Ayan o, na naka-skin wall. Ayan. Syempre sa kabila, ganun pa rin. Retrospect na aluminum na hubs CNC. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 holes na hubs, stainless na spokes, aero double wall alloy na rim na gawa ng retrospect at gulong na gawa ni Innova Pro na 700 by 25C. At punta tayo sa kanyang cogs. Yun oh. At pakinggan natin guys yung tunog ng cogs niya. Yan. So tunog mayaman. Yan oh. Meron din palang tunog na mayaman sa road bike. At bilangin natin ang kanyang speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, kaya pala RS22. Retrospect 22 speed. So 11 speed to times 2 speed dito, 22. Na ang teeth ay 11. 11 to 28 teeth. So pangarera na tong bike na to. Yan. Ah, dito nga pala guys lumabas yung kable ng RD. Ayan. Yan, dito lumabas. Dito pumasok. Ayan. Dito pumasok yung RD. Dito lumabas yung RD, yung kable. At ang RD natin, nakikita naman ninyo guys, retrospect 11 speed. Guys, kung makikita nyo, carbon. Naka-carbon yata ang ating dito. Hindi ko alam tawag dito. At itong pulley natin, naka-oil slick. At palagay ko, oversize to. Ang laki oh. At ang kanyang chain. Ang chain niya ay 10 speed. Nagawa ni KMC. Ayan. May dumana naman chicks. Ayaw mag-focus ng camera natin. Ang kanyang crank natin guys ay gawa ng Pro Wheel. Kung hindi ako nagkakamali, RPL yata guys to. RPL 170mm ang kanyang crank arm. Made of alloy. Ang kanyang chainring ay bakal na 34 teeth at 50 teeth. At ang kanyang bottom bracket ay kung hindi ako nagkakamali ay press fit to. Sabi ng ating mekaniko dito na si Kuya Ten. Ayan. So kung mapapansin nyo, laki dito. At meron tayo ditong FD na retrospect na 2 speed. Ayan. At nakatornilyo siya. Hindi siya pwede ng clamp. Dahil hindi naman bilog tong ating tube dito. At yung kable, ayun guys. Kung makikita nyo, ayun ang kable oh. Ayun. Doon lumabas yung kable. So pag may lumabas,
may ipinasok. So ito yung pinasukan niya. Ayan. So nasa down tube. Ayun guys, oh. Kung nakikita nyo. Ayun. Ayan, ayan, ayan. At ito yung kanyang preno. Baka makakalimutan ko pa guys. At dito siya lumabas. Ayan, dito siya lumabas. Yun. At punta tayo sa kanyang upuan. Ang kanyang seat post. And dito ang lock ng ating seat post. Ayan, lock yan. At ito ay, kung hindi ako nagkakamali, ay 300 millimeter. Maiksi lang to, sigurado ako guys, kasi hindi siya pwedeng bumaba pa rito. Yun. Yan, baka masira kasi babagsak. So mapalagay ko hanggang dito lang yan. At ang kanyang upuan, ah by the way guys, made of carbon nga pala ang ating seat post. Ayan, made of carbon. Ang upuan natin, ayan, napaganda ng upuan guys. Ang lambot. At meron ditong kanal. Yan, daanan ng utot yan. So pag naautot ka, pwede yan. Daanan ng utot yan, ng hangin. Ayan, oh. Siyempre, tingnan natin. Ayan, manipis na rin siya. Ayan. At ito yung pedal niya guys, oh. Yung pedal niya, mukhang pedal ng mountain bike. Napakalapad. At manipis. Ayan. Paikutin natin, tingnan natin. Palagay ko guys, naka-seal bearing to. Ayan. Maganda yung pagkakaikot guys eh. Ayan, seal bearing to guys, seal bearing. At aluminum. Aluminum ang ating pedal. Napakalapad na yan, oh. At dito tayo sa kanyang drop bar. Ang drop bar niya guys, sinukat ko, parang 690 yata. 690. At itong kanyang stem ay 80-85. Ayan. Alloy na aero drop bar. Alloy ang ating stem. Tapos ang kanyang headset ay gawa ni Twitter. Tweet, tweet, tweet. Na merong 1, 2, 3. Tatlong 1 cm at isang 1.5 cm na carbon spacer. Ayan. At syempre ang kanyang STI ay gawa ni Retrospect. Ayan. So kung mapapansin nyo guys, wala yung dito. Oh. Ang alam ko, 2 clicks yata ito eh. Ayan, 2 clicks. 1 click, tapos 2 click. Ayan, di ba? So, down 1, tapos up 2 clicks. Ayan. So, ganun din sa kabila, Retrospect na. Hindi pala siya STI guys. Hindi ko alam tawag sa ganitong technology. Ayan, basta ganun yon. At kanyang end cap dito sa drop bar. Ayan o, yung end cap niya guys. Mukhang mamahalin, no? Ayan, Twitter. Ayan, malamang papagka-interesan to na iba. Pero wag naman sana. Ayan. At ang kanyang preno guys, tingnan natin. Yung preno niya, gawa ng Retrospect na alloy. Ayan, alloy yan. Ganda niya, no? Siyempre, sa kabila, ganun din. Retrospect alloy na V-Brakes. Ayan. So, napakaganda ng ating Twitter Road Bike. So, ayan guys, ang ating bike check video ng Twitter Sniper Pro 2.0 RS22 na nagkakahalaga ng 36,000 pesos. Dito lang yan sa Carbs Bike Bukawi. Ilalagay ko guys ang contact number at Facebook link, pati na rin ang kanilang Google Map para sa mga gustong mag-avail nitong bike na to. Siya nga pala, bago ako magpaalam guys, silipin natin yung mga ibang bike na nandito. Ayan. Meron tayong Major. Meron tayong Tecno. Ayan. So, Tecno rin to. May Tecno uli. Ito ang A6 XIX. XIX. Ito, Avia. Avia. Saka yun, nasa dulo, Foxster yan. Tapos meron din sila dito mga frame. Ayan. Yung frame niya, Giant. Meron dito, Luke. Ito, Atomic. Ayan, may Atomic. At ito, Mountain Peak. Ayan. Sa mga magtatanong nung price ng bike na pinakita ko at frame, ma-direktang mensahe na lang kayo sa Carbs Bike. Ayan. So, kung nagustuhan nyo ang ating bike check video ng Twitter, Road Bike, huwag kalimutang pindutin ang like at mag-comment na rin kayo guys kung ano masasabi ninyo doon sa ating bike check na bike. Oh, so, hanggang dyan na lang guys. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na video. So, hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kita kids. Bye-bye. Babush. Paalam. Ang hirap.